So welcome back mga kabuting ting sa ating YouTube channel. Sa araw na to, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ginagawa yung mga swing perch namin at yung mga perch namin dito sa aming mini aviary. So kung gusto mo matutunan kung paano namin ginagawa yung mga perch namin, tapusin mo ang video na to hanggang sa dulo. So tara, samahan nyo kami. So tara na nga mga kabutingting at umpisa na natin gumawa ng perch. So kukuha muna tayo ng sanga doon sa puno sa likuran ng bahay natin kung nasaan yung colony na cage ng ating mga zebra finches at yung flight cage ng ating mga alagang African lovebirds. So tara, pagunta muna tayo sa likod at kumuha ng sanga. So ito na nga tayo mga kabutingting at nandito na tayo sa likuran ng ating bahay kung nasaan yung colony cage ng ating finches at yung flight cage ng ating mga alagang African lovebirds. At nandito rin yung mga puno na kinukuha na natin ng sanga na ginagamit natin bilang perch dun sa ating mga alagang ibon. So meron tayong mangga dito. So dito ako madalas kumukuha ng sanga dati na ginagamit ko bilang perch dun sa ating mga breeding cages. So ngayon dito naman tayo kukuha sa ating mga santol. O dito tayo sa santol kukuha ngayon ng sanga dahil mas magaspang yung kanilang mga sanga. So mahalagang tip to mga kabutingting at tandaan nyo to. So kailangan mga kabutingting yung perch na binibigay natin doon sa ating mga breeding cages sa ating mga alagang African lovebirds ay magagaspang dahil mas gusto o mas kailangan ng mga ibon natin na magaspang yung natutungtungan nila para noon ay nakakapag-balance sila ng mabuti. So meron tayong nakausap na isang kabutingting kanina, umihingi siya ng advice dahil meron siyang alagang ibon. So matagal na yung alaga niya na yon at nakailang clutch na daw pero laging isa lang daw yung fertile doon sa itlog ng kanyang mga ibon. So 1 out of 5 lang lagi yung fertile doon sa itlog ng ibon niya dahil hindi nga maganda yung kanyang perch. So tinanong ko siya kanina, sabi ko, pasenda ko ng picture ng ibon mo at ng kulungan ng ibon mo para noon ay makita natin yung possible reason nga kung bakit hindi nagpe-fertile yung itlog ng mga ibon niya dahil nakakailang clutch na nga daw. So nung nakita ko, una ko nakita ay yung perch niya. Ang gamit niya ay sanga ng bayabas. So huwag kayong gagamit ng sanga ng bayabas dahil napakadulas nung sanga ng bayabas. So habang nagme-mate yung mga ibon nyo, hindi nila makukuha yung tamang balance habang nagme-mate sila dahil madulas yung grip ng kanilang mga kamay kapag sa bayabas sila nakatungtong dahil napakadulas nga nung sanga ng bayabas. So wag na wag nyong gagamitin yung sanga ng bayabas sa mga breeding cages nyo kung gusto nyo mataas yung fertility rate nung inyong mga ibon. So mahalagang tip yon, lagi nyong gagamitin na mga sanga ay yung magagaspang lang para sa inyong mga breeder. So ngayon kumuha na nga tayo ng sanga na gagamitin nating perch at dito nga tayo kukuha sa ating santol. So kukuha lang ako ng tungtungan para na naya maputol na natin, makakuha tayo ng sanga ng ating santol. Kumukha tayo ng 7.5. So diretsuhin muna natin yung magkabilang dulo ng gagamitin natin sanga. So magandang pamputol nyo kapag pang-finishing na ay lagaring bakal mga kabutingting para ng pino yung pagkakaputol at walang bungi-bungi yung kahoy. So kapag kalagaring kahoy kasi yung ginamit natin ay hindi masyadong pulido yung pagkakaputol. So mas maganda yung lagaring bakal. Pero kung wala kayong lagaring bakal, okay lang yung lagaring kahoy. Pwede na rin yan. So eto mga kabutingting at naputol na nga natin yung sanga ng santol na gagamitin natin bilang perch. So pumili tayo ng diretsyo. So yan, diretsyo ngayon na pili natin. At maganda to. Tignan nyo yung gaspang na sinasabi ko. So kailangan marami siyang guhit-guhit na ganyan para nun kapag inapakan siya ng ating mga ibon ay malakas yung kanilang grip, hindi sila madudulas. Unlike sa mga bayabas, makinis kasi yun. So wala tayong sample dito eh. Kung may sample sana tayo ng bayabas, makikita nyo na talagang madulas yung bayabas at hindi magandang gamitin bilang perch dun sa ating mga breeding cages. So ito, pumutol tayo ng maliit na tabla dito. At dito natin to itutornilyo yung ating perch. So bilugan muna natin itong ating tabla
So, dito natin ilalagay yan. So, pili lang tayo ng magandang posisyon nung sanga. So, ayan. So, bilugan natin ng lapis para ano na yung pala, tandaan tayo. And once na nabilugan natin ay tandaan muna natin ng pako. So, pupukan natin ng, butasan natin ng pako. So, saan natin itutuknilyo yung ating perch. Then, meron tayo ditong black screw. Ayan. So, ito yung gagamitin natin na pang tornilyo dun sa ating perch. So, butasan muna natin to. So, ngayon butas na siya. Ang susunod naman na gagawin natin, mga kabutingting, ay yung pinaka-hook nitong tabla na kakapit doon sa ating mga cages. So, gagawin natin ng butas to. So, hindi tayo gagamit ng barena ngayon para nung kahit na wala kayong drill, ay kayang-kaya niyong gawin to. So, nahulog yung pako. Tuloy-tuloy yung pako dito. Ayun, buti hindi nawala. So, papakuan natin to ng paglulusutan ng magiging hook ng ating perch sa ating mga kulungan. So, tatansyahin lang natin. Kung isasabit natin siya sa kulungan, so ito meron tayong divider para ano na yan, meron tayong pagkukuhanan nung sukat kung saan natin isasabit yung ating perch. So, kung ganyan natin kataas gustong isabit yan, then guguhitan natin dito. Yan, at saka pa ganyan. Para noon, alam natin kung saan natin ipapwesto yung hook na ilalagay natin na magsisilbing pang sabit ng ating perch sa ating mga kulungan. So, tingnan natin kung diretso siya. Ayusin lang natin para maganda yung pagkakasabit niya mamaya. Okay, so butasan natin ngayon itong ating tabla. Pako yung gagamitin natin. Hindi tayo gagamit ng drill ngayon para dun sa mga walang gamit. Ayan, kayang-kaya pa rin ninyong gawin to. Basta meron lang kayong martilyo at pako. Then, dyan nabutas na natin. Kapag tumagos na yung pako, ay bunutin na natin ulit. Yun. So, meron na tayong butas na pagtutusukan nung ating pinaka-hook mamaya sa ating cage. Then ngayon naman ay yung ating pang-hook. So ito, meron tayo ditong ano ba to? bakal to ng payong. So lumang payong, sirang payong. Matigas to, kaya ito yung ginamit natin. So susukatan natin siya katapat nung mga butas. So ayan, ibe-bend natin siya katapat ng mga butas. Ayan yung mga butas. So ayan o. So ibe-bend natin katapat nyan. Gagamit tayo ng plies. So ibe-bend natin ito katapat ng butas at ipapasok natin mamaya. Then, nasa kabila naman, kailangan ay nakatutok ng tama para maipasok natin mamaya nang walang hirap. Yun. Okay. So, ayan. Kapag na-i-bend na natin siya ng ganyan, mga kabuting-ting, ay papasok na natin siya dito sa tabla na binutasan natin. Yun. So, ayan. Nakita nyo? Ganun lang. Ipapasok natin siya ng ganun dito sa ating tabla. At ito nga yung babaloktutin natin mamaya para maging perch. So, ilagay na natin yung ating perch dito. So, bago natin ilagay yung perch, ay hanapin natin yung magandang position niya dito sa tabla. So, yung medyo nakapaangat siya ng konti, yun yung maganda. So, ayan. Yung medyo nakatingala ng konti. So, guhitan muna natin dahil nga merong bakal ay hindi medyo balance. No? So, ang gagawin natin, lalagariin natin ng konti yung ating perch. O, isa nga nung ating santol para na magpantay siya. So, dito, guhitan natin katapat ng bakal. Ayan, so ito, tapatan natin dito. Then, sa kabila naman. Dito, ayan. Okay, so, ayan. Then,
lalagariin natin ng konti para nun ay bumaon yung bakal at hindi siya gumewang-gewang. So, para nakabalance siya. So, konti lang yung lalagariin natin. Pababaunin lang natin yung bakal lumpayong, yung ginagawa, yung gagamitin nga nating hook dun sa ating tabla ng ating perch. Dahan-dahan lang kayo pag gagawin nyo to at baka malagari yung kamay nyo. So, lalagyan lang natin ng pagbabaunan yung bakal, no? Yung bakal ng payong. Ayan. So, ayan, tingnan nyo. Ayan na. So, ganyan lang kalalim mga kabutingting para nila bumaon lang yung bakal. So, tingnan nyo ngayon. Yun, no? So, ayan. At nag-fit na siya sa kahoy at hindi na siya mag-ewang dahil nga meron ng pinagbaunan yung bakal na gagamitin nating hook. So, bago natin ilagay ito, bago natin itornilyo, ay baloktutin muna natin itong gagawin nating hook. So, ito nga pala ang gagawin natin yan, ay maglalagay tayo ng paku dito. Yan. And then, at saka natin babaloktutin itong ating bakal. Yan. So, nakita nyo, hindi siya tuluyang nabaloktot dahil matigas yung bakal ng ating payong, mga kabutingting. So, ang gagawin natin ay pupukpukin lang natin ang martilyo para na magbaba siya. Yun. Ang kabila naman. Yan. Then, tsaka natin pupukpukin. Yan. At, okay na yung ating hook ng ating perch. So, ilalagay na natin yung pinaka-perch. So, ituturnilyo na natin to. So, itatapat nga natin yung ilagari natin na guhit. Ayan, no? Itatapat natin dito sa bakal para na hindi siya gagewang-gewang. So, ganyan natin ilalagay yan. So, ilagay muna natin yung tornilyo dito sa kabila. Yun. Tapos, pagka lumusot na siya ng ganyan, ay ilagay na natin itong ating perch. So, tututukan lang natin, syempre, yung pinaka sanga natin. Yan, o. Oh. Ulan na yata. Napakadilim. Naku, pumapatak na. Oh, no! So, tignan natin kung matatapos natin to. Bago tuloy ang umulan. So, pumapatak-patak na ngayon. Then, tsaka natin itornilyo. Tornilyo yung ginamit natin, mga kabutingting, para noon matibay yung pagkakalagay ng perch. Kasi kapag kapako, lumuluwag siya. So, mas matibay kapag ka-tornilyo yung ginagamit natin. Okay, yan. So, tingnan nyo mabuti, mga kabutingting. Ayan na. Ayan na yung ulan. Ayan na yung ulan, mga kabutingting, at pumapatak na. Oh, no! Yari. O tara at pumasok muna tayo, isinok muna natin yung mga gamit natin at itutuloy lang natin maya-maya. Pasok na! Run! Years later. So ayan mga kabutingting at huminto na yung ulan. So tara, bilisan natin ituloy yung ginagawa natin bago umulan ulit. So kung umukulog-kulog pa, tara gawin na natin to. So, balik natin yung mga gamit natin dito. So eto na nga mga kabutingting at natapos na natin kanina yung ating perch. Wow! Ayan o, so talagang napakatibay yan. So hindi gumagalaw yan. So, napakaganda nitong tungtungan ng ibon kapag ka nagbibreed sila dahil talagang walang galaw yung perch natin, siguradong makukuha nila yung kailangan nilang balanse habang nagmimate sila. So, talagang mataas yung magiging fertility rate ng mga itlog nila kapag ka ganun. So, kailangan pagka maglalagay tayo ng perch, siguradong matibay yung perch natin, hindi gumagalaw at hindi madulas, mga kabutingting. Tandaan nyo yun, huwag na huwag kayo magbibigay ng madulas na perch sa mga alagaan yung ibon, lalong-lalo na sa mga breeder, para nun marami yung maging fertile sa mga itlog nila. So ngayon naman mga kabutingting, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ginagawa yung swing perch na laruan ng ating mga alagang ibon dito sa ating flight cage at yung laruan din ni Kokoy dun sa ating mini aviary. So ito yung gagamitin natin, yung swing perch na lang ni Kokoy. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano yung kailangan o yung tamang paglalagay ng tornilyo at ng kanyang chain or kadena dito sa ating perch. So tanggalin muna natin yung tornilyo niya.
maliit pala itong tornilyo na ito. Nahihirapan tayo dahil malaki yung ating hawak na screwdriver. O yan, natanggal natin. So ito mga kabuting ting, tingnan nyo mabuti yung perch na ginamit natin dito. So ako gumamit na lang ako ng bilog na kahoy. So meron kaming bilog na kahoy na nakatabi, kaya ito yung ginamit ko. Pero pwede rin sanga, okay lang yun, no? Kahit sanga lang ng kahoy, kahit ganitong pang swing perch ay pwedeng pwede to. Mas maganda nga to dahil mas magaspang. So ito yung ginamit natin. Tingnan nyo kung saan ko tinornilyo yung kadena or yung chain na magiging sabitan ng ating swing perch. So wala siya sa gitna. Ito siya mga kabuting-ting, oh. So ito yung gitna natin. Then tinornilyo natin dito. Ito, lagyan natin ng arrow. Yan. Ngayon yung arrow para kitang-kita sa camera. So ito mga kabuting-ting yung naging butas ng ating tornilyo. Dito natin nilagay yung ating chain. Dito nakapuesto katulad dito sa kabila, ayan, oh. Yan. So medyo mataas siya at wala siya sa gitna. So ito yung gitna. And ito naman yung tornilyo natin. So bakit ba ganun? Bakit ba ganun kailangan yung pwesto ng tornilyo, ng chain ng ating mga swing perch? Kasi mga kabuting ting, kapag ka sa gitna natin nilagay yan, kapag dito natin tinornilyo yan, ay madaling iikot yung ating perch kapag ka nakasabit na. So kapag tumungtong yung ibon at nasa gitna yung tornilyo, iikot siya. So madali siyang malaglag, madaling lumipad yung ibon, hindi siya makapag-stay ng matagal dahil umiikot yung pinaka-kahoy na tinutungtungan niya, yung pinaka-perch. Ang kailangan dito sa may taas, sa may bandang itaas nga, para nun yung weight ng ating kahoy o ng ating perch ay nandito sa may baba. So yung weight niya dahil nga nasa baba nun, mapipigilan niya na mag-ikot-ikot yung perch natin dahil nandito nga yung sabitan niya at wala sa gitna. So sabit natin ulit yung isang chain natin para nun makita nyo yung sinasabi ko. Yan. So ayan, tingnan nyo mabuti mga kabuting ting. Nasa bandang itaas yung pinakatornilyo na humahawak dito sa chain natin, wala sa gitna. Tingnan nyo, kapag ka isinabit na siya, ayan, subukan natin iikot. Hindi siya iikot, babalik siya dun sa kanyang pwesto. So, nasa iisang pwesto yung kahoy, hindi siya malikot na gumaganyan, hindi siya umiikot ng paikot-ikot kapag tinutungtungan dahil nga yung weight niya ay nasa baba, wala sa itaas. So, hindi siya madaling iikot. So, kapag ka natumungtong na ibon dyan, hindi na siya mahihirapan masyado mag-balance dahil nga hindi naman malikot masyado yung ating swing. So kung ilalagay nyo sa gitna, magpapaikot-ikot siya na ganyan. So ilagay nyo sa bandang itaas para nun ay iwas galaw nga dun sa ating swing perch. At hindi sila mahirapan maglaro dun sa swing perch na ilalagay natin sa kanilang mga kulungan. So yun lang muna for today mga kabuting ting, at baka abutan na naman tayo ng ulan. So sana natutunan nyo kung paano gawin yung mga perch natin dito sa ating mga alagang ibon sa ating mini eatery. So yun lang muna for today at mag-shoutout na tayo. Shoutout kay Maverick Nepomuceno, kay Evo YouTube, kay Jessica Roland, kay JSTV. Shoutout din tayo kay Amir Yuri Nicodemus from Apalis, Pampanga. Shoutout din tayo kay Nico Castro from Pampanga Lovebirds. At shoutout din tayo kay Austin Magbitang, kay Ronald Nunez from Batangas. Shoutout din tayo kay Joverson Pascua, kay Cathy Mamalateo. Shoutout din tayo kay Faisal Khan Tabiraw. Shoutout din kay Momo de la Vega, kay Carl Miguel Cano from Las Piñas City. Shoutout din kay Jimboy Aragon, kay Patrick Lim, kay Michael Vlogs. Shoutout din kay Jerome Balton, kay John Chris Nugget. Shoutout din kay Kirk Nazareta, kay Helfer Tortogo from Cavite. Shoutout din tayo kay Rin Cashini, kay Yuri Mendoza, at kay Mariano Medina Jr. Shoutout din tayo kay Al Jursawan, kay Hiro Valdez from Cavite. Shoutout din tayo kay John Michael Durano from Bourbon, Cebu. Shoutout din tayo kay John Kenneth, kay Lustre Flores. Shoutout din kay Dennis Edioy, kay Maui Minkay. Shoutout din kay Paul James Gunito. Shoutout din kay Abdul Roros. Shoutout din tayo kay Val Anson Balagtas. At shoutout din tayo kay Sean Ruiz, Jeffrey Valdez from Riyadh. Shoutout din tayo kay JC, kay Adrian, kay JJ, at kay Adoy. Shoutout din tayo kay Kurt Lawrence Gapas,
kay Kiana Kalos, kay Jay Jumawan, at shoutout din kay JB Miguel from Kabuhagin. Shoutout din tayo kay Rizal Doctor from Mikawayan. Shoutout din tayo kay John Nikon David. Shoutout din kay Camille Sabaot. Shoutout din tayo kay Mariel Naradaza, kay Claudine May Susi, kay Francis Manoy. Shoutout din kay Angel Margie Salonga from Dau, Pampanga. At shoutout din tayo kay Lance Arcelana from Natividad, Guagua, Pampanga. Shoutout din kay Almarito Dungog at kay Gabriel Ikamen. Shoutout din kay James Iron, kay Carlo Jim Legaspi, at shoutout din kay Domeng from LA. So maraming salamat sa kabuting ting sa suporta nyo sa ating YouTube channel. Kahit kinabutan tayo ng ulan ay tatapos pa rin natin yung video. So sana yung natutunan na naman kayo sa ating video? Sa ating video for today, mga kabuting ting. At kung gusto mo pa ng dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng African lovers, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. Aray kokoy. At i-like mo na rin yung ating Facebook page, Dali Buting Things Mini Avery, at yung ating official Facebook group, Dali Buting Things Mini Avery FB Group Community, para kahit na Facebook kayo, ay lagi kayong updated sa mga bago nating videos. So, yun lang muna po today, mga kabuting ting. Like, share, and subscribe. Bye-bye.